Hello guys, magandang hapon sa inyo. Ako nga pala si Robert. Ayan, makikita nyo meron ako ditong ADB 160. Magkakabit tayo dito ng MDL at dual horn. Ito. Ayan, babaklasin na muna natin yung side pairings niya magkabilaan. Para mailatag natin ng maayos ang mga wiring nito. Unang isi-setup natin is yung dual horn. Ito. Okay, ito na yung wiring niya. Ayan, nakalagay na yung horn. Okay, may wiring na rin tayo para sa stock horn. Ayan, makikita nyo, ito yung kanyang stock line ng kanyang stock horn. Okay, doon tayo kumuha ng linya para sa ating relay. Nilagyan lang natin ng terminal yung ating connection at hininang natin. Yan yung dalawa na papuntang relay, yung 85 and 86. Dito nga pala natin nilagay yung ating relay para hindi siya nababasa. Okay, merong isang tornilyo dito. Yan, inipit lang natin siya doon. Okay, then dito naman sa taas, yung ating halo switch. Ayan. Binutas lang natin siya dun sa compartment or dun sa packet natin. Ayan, makikita nyo, ito siya sa ilalim. Ayan. Yan yung pindutan ng ating dual horn. Dito sa ating halo switch, yung isang line is naging dalawa. Okay, kasi dalawa yung ating loud horn. Yung isang line is pupunta dun sa kabila ko nilagay. Okay, dun sa kabila nakalagay yung pwesto ng isang horn. Ayan. Okay, dito siya sa gilid nakalagay para hindi sila masyadong siksikan dun sa kabila. Okay, ayan. Ayan, nakaipit lang siya dyan, may tornilyuhan siya dyan. And then yung negative natin is dito na naka-body ground na tayo sa ating negative nung ating pusina. Then, eto naman yung ating number 13 ng ating relay, yung papunta natin sa battery. Ayan, okay, dyan natin siya pinadaan. And then, eto, lalagyan natin siya ng fuse. Okay. Okay, para safe yung ating connection, yung ating wiring, naglalagay tayo ng fuse, okay? Yung mga open connection natin, nilalagyan natin siya ng shrinkable tube, ayan. Yung relay natin, and then, yung dulo ng mga horn natin, ayan. Nilalagyan natin siya na shrinkable para mas safe yung ating terminal connection. Ayan. Para sa akin, mas maganda at mas malinis tignan pag gagamitan natin ng shrinkable tube. Ayan, yung mga dulo ng ating terminal connector. Diba? Mukhang secure the secured yung ating mga connector. Ito yung stock connector ng ating ng ating stock horn. Ayan. Binalutan lang natin siya ng tape. Ayan. Isa muna. Then, sunod natin yung isa. Then, after nyan, pagsasamahin na natin yung dalawa. Ayan. Iti-tape lang natin sila para hindi sila pasukan ng dumi. Saka para hindi sila madaling mahugot. Ayan. Kasi pag nahugot yan, magkakaroon na ng problema yung ating horn. Okay? Diyan kasi galing yung supply ng ating dual horn. Okay, eto na siya. Okay, nalagyan na natin ng insulation tube yung ating mga wiring. Ayan, makikita nyo naman. Nakatape na din yung mga dulo. Ayan, para sama-sama na sila. Okay? Ayan, makikita nyo, wala nang nakalabas na wire. Kaya malinis na siyang tignan. Okay? Ayan. Eto yung kanyang itsura. Ayan. Gamitan nyo rin ng cable tie. Ayan, para hindi rin siya masyadong gumalaw. And then, yan na yung kanyang itsura. Okay. Yan. Itatabi nyo na lang siya dun sa gilid ng motor. Mas malinis na setup, mas maayos. Basta, gamitan nyo lang ng insulation.
Ito yung number 13 ng ating relay. Ayan. Okay, may kita nyo, meron na rin siyang insulation. Papunta siya dito sa battery. Okay. Yan, dire-diretso siya hanggang dun sa may opening ng battery para wala siyang gagasgasan. Okay, yan na yung huling look natin. Then, doon na tayo sa ilaw naman. Sa MDL naman tayo. Dito natin siya inilagay sa may ilalim ng headlight. Ayan. Nilagyan lang natin siya ng bracket. Yung ating dalawang mini driving light. Okay. Ito yung bracket natin ng MDL. Ayan. Pinutas lang natin siya doon sa ilalim ng headlight. Dito naman nakalagay yung dalawang relay ng ating MDL. Okay, gumamit tayo ng dalawang relay para dito. Naka-screw sa ibabaw yung ating dalawang relay. May maliit na screw doon, then doon natin siya kinapit. Okay, then ito naman yung harness niya. Ayan, may kita nyo, naka-cable tie na yan. Pinagsama-sama lang natin para hindi siya masyadong makalat tignan. Okay. Then, ito yung ating three-way switch. Then, ito naman yung ating passing. Ayan. May stainless bracket siya. Okay? Yan. High and low ng ating three-way switch. Then, yung passing natin na may bracket na stainless. Okay, galing dun sa relay, ito naman yung connection natin. Ayan. Ginawa lang natin siyang plug and play. Nilagyan natin siya ng mga terminal connector at tapos yung mga shrinkable tube natin. Ayan. Nakalagay din. Ayan. Tapos after ng shrinkable tube, dinoble pa natin siya ng tape. Ayan. Para safe na safe yung ating mga connection. After natin ma-double ng tape yung ating mga shrinkable, pagsasama-samahin na natin sila. Okay? Ayan, pagsasama-samahin na natin lahat ng mga to para malinis na siyang tignan. Then, eto na. Nabalutan na natin siya ng tape. Sama-sama na sila. Ayan, kaya wala na masyadong exposed na wire. Okay? Then, yung negative natin, ayan, naka-body ground ulit tayo. Para dun sa ating ilaw. Then, bukod pa dun sa negative natin sa battery. Then, tatago na lang natin yan dito. Then, konting cable tie. Ayan, kita nyo, okay na siyang tignan. Mas malinis na. Okay, ito na yung look ng ating natapos na wiring. Ayan. Okay, yan na siya. Then, testing naman tayo ng ilaw. Ayan. Yung low niya, then yung high. Yung combo lights natin. Passing light natin. Ayan. And then, yung dual horn natin. Yung stock horn natin, wala siyang passing. Wala siyang combo light. Yung loud horn lang natin, yung may combo light. Kapag pinindot, ayan, umiilaw yung ating MDL. Okay. Okay, dyan na po tayo magtatapos. Okay, maraming salamat po sa nanood. Please don't forget po to like and subscribe. Okay, maraming salamat po and ride safe.